Yan po ang gatas na may bawang. Yan po ang dapat nating gawin pag tayo po inuubo. Hello guys, good morning. Masana yung mukha. Good morning mga guys. Ito po ako ngayon. Nagawa po ako ng ano yung bawang. Tama po, ang bawang ay isang mabisang gamot sa lahat ng uri ng mga sakit. Yan lang po talaga ang ginagamit ko sa aking sarili pag mayroon po akong nararamdaman ay ang bawang. Ngayon, ang ginagawa ko po sa bawang, hindi po ako nagbibilang ng bawang. As long as marami siya. Nagagamit ako ng bawang ay isang cloves talaga, yung malaki. Yung isang pungkus, yung isang buong bawang, isang ulo ng bawang. One head. It's not one piece. One head siya. Tapos, ang ginagawa po mga guys, mga sisi, mga brother and sister, dahil po tayo ay taghirap. Nasa ating kusina po ang ating mga sangkap sa pwede makakagaling sa ating katawan, sa ating mga karamdaman. Basta wag lang po kayo mag-iinarte. Totoo po yun. Wag lang po kayo mag-iinarte. Ay kayo po ay gagaling. Wala po namang medisina na masarap. Number one po talaga ang bawang sa lahat ng karamdaman. Ito lang po ang ginagamot ko sa aking high blood, sa lagnat, sa upo, sa sipon, sa hibe. Yan po talaga ay ang bawang. Ito yan. Oh, pinakulo ko muna siya sa kalahating baso ng tubig bago ko po siya lagyan ng gatas. Dinidikdik ko po siya. Niluluto ko muna siya maigi. Yung po maraming bawang, pag niluto niyo po siya, wala na po yung amoy, wala na po yung pait niya. Nandoon na po yun sa katas. Yan. Ang aking ama po ay isang herbal medicine po siya. Wala na po siyang dalawang private part, pero buhay pa po siya hanggang ngayon. Gawa lang po ng bawang. Siya po ay herbal medicine. Nagagawa po siya mga herbal na may sangkap na maraming bawang. No? Na maraming bawang. Nakakagaling po siya ng maraming pasyente na galing na ng hospital. Yung mga mayayaman na galing na ng hospital, nag-ubos na po yung kanilang yaman ng kakabalik-balik sa hospital, bininta ng lahat. Sa bandang huli, sa papa ko po sila na po punta. Pagdating sa papa ko, wala na po silang pera. So, ang papa ko ay gumagawa ng herbal bilang tulong. Hindi po siya naniningil, pero kusang loob po. Ang pinapabayaran lang po niya ay ang ginamit niya sa paggawa ng mga sangkap ng medisina. Kasi hindi naman po yan hinihingi. Pero dito po, dito sa hospital, ang dami-dami po sangkap sa kusina na siya nakagaling po sa ating katawan. Huwag lang po tayo mag-iinarte. Dahil kung hindi po ako maalam ang gamot sa aking katawan, matagal po ako wala sa mundong ito. Totoo po yan. Sa tuwing umaga, wala pang laman ang aking tiyan. Umiinom ako ng bawang. Yan.
bawang with milk po siya. Isang mug ng milk. Kaysa kape po yung inumin nyo. Yun. Ang lambot-lambot ng paghinga nyo. Ang lambot ng plema. Lumalabas siya. Tatanggal yung inyong mga kung ano-ano na lang dyan sa inyong katawang nararamdaman. Basta masarap po ang feelings nyo pag kayo ay nakakainom ng bawang. Mga baradong ugat, mga barabara na mga dugo. Yan, malulusaw po yan siya sa bawang. Ang kidney nyo, pag nakainom po ka ng bawang, makikita nyo doon pag ihi nyo, malahap po. Malabas po yung mga asin-asin. Yan, totoo po yan. Kasi po, napatunayan po sa aking sarili. Kung magpas ako, hindi. Nang sa bawang, kayo po ay ililigtas. Yan. Lalagyan ko na po siya ng gatas kasi po. Medyo luto na po ang bawang. Yan. Isang ano po siya, isang bilog po ng bawang ang aking laging ginagamit. Isang ganito ang bawang. Isang buo po ng bawang ang aking ginagamit kasi hindi naman po siya hilaw. So niluluto ko po siya. Grabe po ang powder talaga ng bawang. Totoo po yan. Super po talaga siya. Tapos naman, lalo na yung dahon niya, kaya kumakain po rin ako ng mga raw na gulay. Ayan. Huwag po kayo mag-inarte. Huwag kayo po yung maarte. Hindi po kayo gagaling. Ewan ko sa ano, sa Libanin kasi, nung nandun ako, gumagamit sila ng bawang, isang piraso lang talagang bawang sa pagkain. Hindi ko po alam kung bakit. Yan. Basta, ganito lagi ang ginagawa ko pag wala pa yung ang laman sa tiyan. Bawang po ako. Tapos alam mo ba, lumalabas lahat ng hangin sa aking katawan. Utot po kayo ng utot. Utot kayo ng utot. Naan lang kayo ng utot. Parang busina ng ano. Busina ng baso. Kasi ano, maglalahat kami kaibigan ko sa gabi. Utot ako ng utot sa daan. Sabi, ano ba yan sa silent dito? Umutot ako. Bigla siya lumabas, hindi na siya pumasok. Siyempre, hindi mo mapigilan yun. No? Masarap talaga ang umutot ko. Pero wala po siyang smell. Wala siyang smell. Basta lalabas lahat ng hangin sa katawan mo. Mabisa, mabisa po talaga siya. Promise. Marami po talaga sangkap sa kusina na nakaatlaling po sa mga cancer. Yan. Kung gusto niyo lang po magsipag at hindi po kayo mag-iinarte. Nasa kusina lang po lahat ang mga sangkap na dapat nyong gawin. Ang
hanggang ngayon ang aking ama ay buhay. Natanggalan na po siya ng isang niyang private part. Dalawang bubbles natanggal na po. Tinanggalan na po siya. Ayan. Dang dahil lang po sa herbal. Ang daming napagaling ng aking ama. Kilala po siya sa aming lugar, sa Agusan de Marcos, sa Mindanao. Parang yung gatas, ipaintos nyo siya. Ayan. Paintos nyo siya. Paintos nyo siya. Pababain nyo po yung level ng gatas. Para ano. Ganun po ang ginagawa ko. Tapos, nakakaganda siya ng kutis. Mamulat-mula yung kutis niya. Masarap sa yung maghinga kayo, pag natutulog kayo, hindi kayo mahirapan maghinga. Ang sarap na. Para ang luwag dito na sa puso nyo. Luwag siya. Yan po ang aking turo kung ano ang magagawa ng bawang. Marami po talagang sakit ang bawang. Matutulungan ng bawang pag hindi po kayo nag-iinatin. Subscribe na lang po kayo sa aking channel. Kung gusto niyo po magtanong kung paano po ang paggawa ng herbal na may sangkap na bawang na nasa kusina lahat ng ingredients. Ang Facebook ko po ay Mahal Malono. Yan. Subscribe and like po tayo. Huwag niyo po i-skip ang aking ads. Yan. Salamat po. God bless.